Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya. Ellen Calientana, 28 years old, nakatira sa L8 Purok 3A Manga Street, Luzon Avenue. Barangay Kulyat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Shela Jean Eliona, 27 years old, nakatira sa V225 L11 Durham Street, Pace North, Fairbanks, Quezon City. Ay ikakasal sa 8 ng Hulyo, 2023, sa Divine Savior Parish, Archer St. North, Fairbanks, Quezon City. Sa Adrian Kim Gumapak Adami, 28 years old, nakatira sa Block 2, Lot 4A2, Jade Street, UP Professor Subdivision, Tandang Sora, Kulyat, Quezon City. Ay ikakasal kay Kiara Rejan Pineda Maestre, 26 years old, nakatira sa 539, Barangay 163, Kadaing Compound, Santa Quiteria, Caloocan City. Ay ikakasal sa 3 ng Hunyo, 2023. Sa Our Lady of Consolation Parish, Congressional Extension, Pasong Tamo, Quezon City. Magsiluhod po muna ang lahat para sa panalangin ng banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo aming manunubos at ni Maria aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggi ng aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umupo po muna sa sumandali.
hapon sa lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon, Linggo ng Komunikasyong Pandaigdig. Ang tema ng ating pagdiriwang, ang luwalhati at ang misyon. Ngayon, ginugunitan natin ang pag-akyat ng Panginoon sa langit at ang pagsisimula ng misyon ng simbahan para sa pagtatatag ng kabiyasnan ng pagmamahal sa pamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Buhay. Sa pagdiriwang din natin ngayon ng Linggo ng Komunikasyong Pandaigdig, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa kadakilaan ng komunikasyong panlipunan at dinadalangin ng lahat ng kalahok sa apostoladong pangkomunikasyon. Di natin dapat limuting tanging ang mensahe ng pag-ibig ni Kristo at ng Kanyang Espiritu ang tunay na makapagbubuklod sa mga tao at sa pamagitan ng paggalang sa isa't isa, pagkakaisa at kapasiyahan sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan. Ay, ito. Ang tema ng ating pagdiriwa ngayon, ang luwalhati at ang misyon. Magsitayo na po ang lahat. At ating umpisahan ang banal na pagdiriwa na pamumunuan ni Reverend Father Bong Sunya, CMF. Gitara at ang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa linggong ito ay igunugunita natin ang pagkaakyat sa langit ni Hesukristo, the Ascension of the Lord, no? And also the World Communication Day, no? The church is celebrating the Communication Day. So we should learn and should be aware always of having a good communication to each other. So batiin niyo yung mga katabi niyo, sabi niyo, magandang hapon. Magandang hapon. Okay, very good. Okay. So mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid na lubha ako nakasala sa isip, sa salita, sa duwa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon Diyos. Kawan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, kahit kapwepan sa mga tao. Samba ka namin, inanguni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Thank you.
Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos na mahalin. Mapuri sa Diyos sa kalitaasan. Mapuri sa Diyos sa kalitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay makaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan sa at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ang sambayanan niyang kanyang ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Nagsisimula ang aklat ng mga gawa sa pinagtatapusan ng mga ebanghelyo ni na Marcos at Lucas sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Iniwanan niya ang kanyang mga disipulo ng pangakong pagdating ng banal na Espiritu at ng misyong maging saksi niya sa sanlibutan. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama sa mapa nila, kanyang tinagubilan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang nagtumayo at sabi nila, mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatin ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos.
siya'y awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ang mga likha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang pagtatampo kay Jesucristo sa kanan ng Ama ay tuwi ng bukal ng inspirasyon at pag-asa para sa lahat ng mga henerasyong Kristiyano. Iyan ang mensahe ng gantong magandang panalangin ni San Pablo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhati ang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magturo kayo, palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang banal na ebanghelyo at mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinautos ko sa inyo. Tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katulad ng sinabi ko kanina na ipinagdidiwa ng ating simbahan ang Sunday of Communication, Communication Sunday, no? nagsasabi na tayo'y dapat marunong mag-communicate. How do you say? Nung bata pa tayo, sa elementary, natuto natin bumasa, sumulat, at bumilang, di ba? To read, write, and arithmetic. This is elementary, no? And then, as we grow older, we learn to analyze, you know, to read and the history and other things, the opinion of others, and then to be able to judge for ourselves, no? So, tayo lang, mga tao, ang marunong magsalita. Mga ibon, sumisipo lang, no? Bawawaw, mga aso, no? They communicate somehow. But ang tao lamang ang marunong o ang kayang mag-communicate with verbal communication, no? Mode of communication is ngayon text na, no? Video, merong sulat, sumusulat pa rin, no? Ng email, o articles, radio, may AI pa nga, A1, no? How do you call that? Artificial intelligence na, no? Way of communicating. It is becoming very extraordinary, no? So dapat marunong tayo talaga mag-communicate. Yan ang ibig sabihin. And to really communicate what is truth, to be faithful to what is truth, hindi lang tayo maggagawa ng mga sabi-sabi fake news, di ba? And that is very important. You know, ang dalawang tao, pag malayo sila, yung isa na sa kabila ng creek, ng ilog, sinisigaw niya, "Oy! Halika na! Punta ka dito!" Di ba? Sumisigaw. Pero pag malapit na, hindi na sinisigawan, no? "Oh, kumusta ka?" Hindi na sumisigaw ng "Kumusta ka?" No? "Kumusta ka?" Yan ang physical distance, no? So when you communicate, pag malapit na, hindi na nagsisigawan. So importante yan, no? Na matuto tayo mag-communicate, no? Kung sa bahay, ang dalawang tao pag nagko-communicate, ganyan lang salita, no? Mga kaibigan. Pero pag malayo sila, hindi na physical distance, no? Hindi malayo dahil malayo talaga, no? Kundi malayo ang kanilang mga kalooban, nagsisigawan na. Nakikita niyo dalawang tao, harap-harapan, nagsisigawan sa mukha, di ba? Bakit? Hindi na marinig, eh. Malayo, malayo ang puso, malayo ang kanyang iniisip. Ha? So, nagsisigawan na. Ang mag-asawa, pag nagsisigawan na, malayo na yan. Hindi tatagal yan, maging malayo na talaga sila. So, dapat tayo, as I said, kailangan marunong tayo mag-communicate. We should be able to practice dialogue, no? Maliit na bagay, huwag nang lakihan pa. Pag-usapan na ninyo yan, no? Hindi tayo kasi minsan mga Pilipino, yung nagsasabi, ano mang gustong sabihin, pag sinasabi, "Punong-puno na ako sa iyo." Ha? Galit na. Sumisigaw na, no? Lahat ng mga hinanain niya, sinilalabas na. Dapat, sa umpisa pa lang, sasabihin na so that alam mo ang gusto ko, alam mo rin ang hindi ko gusto. Ganon din, alam ko ang gusto mo at alam ko rin ang hindi mo gusto. Ha? Ganon,
we know how to communicate, and then we were able to respect one another. We will be able to love each other. Kung hindi, hindi pwede, no? Gigera tayo. Hindi lang individual. Sa community, nagigera tayo. Sa mundo, ganyan, nagigera. Bakit? Hindi nakikinig sa isa't isa. Nagsisigawan na lang. Labas na lang anong sasabihin sa media. Ayan. Ayan sinasabi na natin, mga maritesta, no? Sa English pa, fake news na. Fake news na. Dahil hindi na hindi marunong mag-dialogue. So, mga kapatid, dapat matuto tayo mag-dialogue. Ha? Ang dialogo ay importante talaga yan sa ating buhay. Ano? And to tell you, this is because we have to communicate Jesus. Ha? Si Jesus. Ano bang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Ha? Sabi niya, go to the whole world. Pumunta kayo sa buong mundo. Binyagan nyo ang mga tao sa aking pangalan. Gawin nyo mga alagad ko. Ha? And he said that today in the gospel. And so this is what we are going to communicate. The truth about Jesus. And how do we know the truth about Jesus? Ngayon narinig natin, ha? Kay San Juan. Ha? San Juan na yung apostol na mahal, malapit sa puso ni Jesus, no? Si San Juan. Kita ba nyo, saan ba yung nakita kong Last Supper, no? Nakahigay-higa, ganun. Nakasandal sa dibdib ni Jesus, no? Si San Juan. Siya, sabi niya, nakita ko si Jesus. Kasama ko siya, narinig ko siya, napakinggan ko anong sinasabi niya. I live with him for 3 years. So, siya ay naging saksi. At ito'y kanyang sinasabi na siya ay nabuhay muli at siya ay umakyat sa langit. Naging saksi si San Juan at lahat ng mga apostol. Narinig natin sa ikalawang pagbasa, si San Pablo sa Efeso, sinasabi niya, lahat ng kapangyarihan ay binigay kay Jesus ng Diyos. Kaya binibigay din niya yung kapangyarihan sa kanyang mga apostoles. Ha? Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Sa first reading, the Acts of the Apostles, no? Na sinulat ni San Lucas, sinasabi din niya. Yan, no? So yan ang mga sinasabi ngayon sa Communication Sunday, no? Tayo'y mga alagad ni Jesus. Tayo'y maging mga tagapagsalita ni Jesus. Katulad ng mga apostol, sabi sa Ingles, you become the hand and the feet of Jesus. Humayo kayo, maglakad kayo, ano? And you extend the blessing to the people, no? Because kayo mga alagad ko. So, we are asked to proclaim, to communicate Jesus to the world. Ito ay mga sinasabi ng mga saksi, no? The apostles were, hindi to narinig, hindi to hearsay, no? They were first-hand source of Jesus, of the good news of Jesus. So, naniniwala tayo dahil hindi sila mga, sabihin natin, mga narinig lang mga balita, no? O namarites lang, no? Kundi sila yung mga saksi. Nakita nila at narinig nila si Jesus Kristo. Si Jesus hindi umalis. Hindi niya tayo umiwan. Sa Ebanghelyo sinasabi, siya'y tinakpan ng mga ulap, di ba? Hindi lang umakyat sa langit, siguro umakyat, tumaas, tinakpan ng mga ulap. Ibig sabihin, si Jesus ay pumasok sa misteryo ng kanyang ama. He went back to the kingdom of God. So, hanggang doon na lang tayo, hanggang sa ulap na lang tayo, di ba? So, yan ang ating mga narinig sa mga apostol.
sila mismo hindi nila maitukoy kung saan ba talaga ang langit. Ang langit ba sa taas? Kung bumabaliktad ang mundo, nasa baba ba ang langit o sa taas? Basta, it is a state. No? It's not perhaps a place, but it is a state of being with God. Nakasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian. No? Na buhay tayo, ngunit hindi na physical, spiritual na. So ito ang mga, this is what we proclaim. No? We proclaim and we got this, this is the command of Jesus to His apostle to proclaim the good news to all the world. And so mga kapatid, tayo ang mga alagad ni Jesus. Ha? Ngayon, tayo ang kanyang kamay, tayo ang kanyang paa, tayo ang kanyang bibig na magpapahayag ng katotohanan, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Naway ay maging tapat tayo dyan. At sabi ni Jesus, huwag kayo mag-alinlangan dahil isusugo ko ang Espiritu Santo. And so, hindi na tayo ang nagsasalita dyan. Our courage is not anymore because we are brave, ha? We are courageous, no? Malakas o matapang tayo, hindi na. Iyay nanggagaling na sa Espiritu Santo. Dahil ang trabaho sa simbahan ay talagang trabaho ng Espiritu Santo. Tayo'y mga instrumento lamang. Kaya sabihin natin, kahit mga pari, mga makasalanan din, ha? Mga tao makasalanan, ngunit tayo'y pinili ng Diyos na maging mga tagapahayag ng kanyang mabuting balita. Sa Asia, maliit ang Pilipinas, ngunit ang buong mundo, tinitingnan tayo bilang isang bansa na Katoliko. Ha? The Christian country, no? Dahil malakas ang ating pananampalataya. Naway totoo. Kaya ituloy natin ating mga panalangin, nawa maging matatag tayo at patatagin tayo ng Espiritu Santo sa ating pananampalataya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kaniroon ng mga yumao, na may ikatlong araw ng buhay mong muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa ng buhay na matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kababuhay ng muli ng mga tao. At sa buhay na walang hanggang. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya nakatitiyak tayo, ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa buong simbayan, maihatid niya nawa ang ilaw ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kultura sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng mga komunikasyong panlipunan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual, magpatuloy nawa silang maging mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng kabiasnan ng pagmamahal at buhay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nahuhumaling sa kamunduhan at nakalilimot sa makalangit na pagpapahalaga, nawa maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang maitaas nila ang kanilang bituin
Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng umabot na sa sukdulan ng pagkaparewara, nawa magbalik loob na sila at magpunyagi sa paggawa ng mabuti, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat na may kinalaman sa mga komunikasyong panlipunan, lagi nawa nilang alalahanin ang dakila nilang pananagutang magtampok ng mga tunay na pagpapahalaga at magpairal ng pagkakabuklod ng lahat ng tao, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga naglilingkod sa media, mabisa nawa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng katotohanan sa ating bayan, manalangin tayo. Dakilang Diyos, tinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin na ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginanap namin ang paghahain ng may pakakumbaba at ipakaloob mo na sa ganitong pagpalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ay umiira iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanan banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Inapalang napalilito sa ngalan ng Panginoon, o sana, o sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gidin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang humpay hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang miser ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaya nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mga nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan
Laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin na iadya mo kami sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Oh,
kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ora pro te Cristo, io con la vita eterna. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinakalooban mo kami ng pagkakataon na akwin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mong mga loobin kami at matuon sa iyong pinaglulukan anak mo ngayon upang kaparis namin tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang mga announcement. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, ang Diocese of Novaliches ay magkakaroon ng Diocesan Pentecost Recollection sa May 27, 2023 sa ganap na 7:30 ng umaga sa Santuario de San Paolo, Casa Milan, Quezon City. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo. Ikatatlo, magkakaroon po ng Quezon City Social Services Caravan sa May 27, 2023 dito sa ating parokya sa ganap na 9 a.m. hanggang 5 p.m. Sila ay magbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng pagkuha ng Quezon City ID, job fair, urban farming at medical check-up. Sa nais pong pumunta, magdala lamang po ng valid ID at photocopy nito. Panglima, rin na po tayong pumila at ialay ang bulaklak kay Mama Mary. Oh,
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, nawa kayo ng Diyos, mga kapangyarihan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa mundo'y tumubos, nangit at lumos.